Damang-dama ang Kapaskuhan sa Pasig City sa kaliwat-kanan ng mga pagdiriwang ng bawat organisasyon. Pasasalamat sa isang buong taon na puno ng biyaya at tunay na dahilan ng selebrasyon ang kaarawan ni Hesukristo. Yan ang sinabi ni Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. na nakiisa sa programa ng AKAP o Abot Kamay ng Mga May Kapansanan ang pag-unlad ng Pasigueño Pasig Federation nitong Sabado sa Brown Villa. Ipinabatid naman ni Mayor Vico Soto ang patuloy na suporta niya at ng lokal na pamahalaan sa sektor ng mga may kapansanan. Dumalo din si Councilor Kiko Rustia na naghatid ng pagbati sa mga miyembro ng organisasyon. Sa programa ng AKAP, full support po tayo parati dahil hindi lang dahil wala lang, kundi dahil nakikita natin kung paano yung serbisyo ninyo sa sektor ng persons with disabilities. Kaya sa ngalan ng lokal na pamahalaan, ako po ay magpapasalamat sa inyo sa lahat ng ginagawa ninyo, sa lahat ng tulong at serbisyo ninyo sa sektor ng PWD. Para patapos ang 2023, sinasalubong natin ang isa na namang bagong taon, 2024. Ako sigurado, confident na confident po ako na ang taong 2024 ay mas magiging maganda, mas maliwanag. Kung ano yung nagawa natin ng previous years, siguradong mahihigitan pa natin yun sa 2024. Pilit nating inaabot kung sino yung medyo malayo sa City Hall. Alam niyo naman yung serbisyo na, yung estilo ng pag-gobyerno at serbisyo na pinaglalaban natin o pinakikilala natin sa lungsod ng Pasig. Gusto po natin yung serbisyo na inklusibo. Alam ko po, sa anay ng PWD, madalas po natin na pag-uusapan yung inclusivity. Pero ibig po natin sabihin, pag sinabi natin inclusivity, lahat ng grupo, saan man nakatira, ano man ang estado sa buhay, dapat kasama sa mga serbisyo at tulong mula sa ating lokal na pamahalaan. Kaya di na ako lalayo, serbisyong pangkalusugan, may mga facility, tinitingnan natin, saan ba yung mga area sa Pasig na medyo malayo dun sa mga natin sa kasalukuyan. Ang isa po sa na-identify, marami po akong pwede banggitin ha, pero hindi ko na isa-isain kasi kundi baka alas 8 ng gabi nagsasalita pa po ako dito. Yung sa Nagpayong, di ba? Malayo sa mga health facilities natin, may tatayo tayong malaki doon sa Nagpayong, sa bago ng Pilipino. Marami pa tayong mga gagawin next year, sana magkakasama pa rin po tayo. Ang AKAP, isa po yan sa kasama namin ni Vice Mayor Dodot sa pagbuo ng bagong City Hall natin. Na kung nakita natin yung mga kakulangan sa current, na hindi siya PWD friendly. Kung naka-wheelchair ka, talagang ang hirap sa ating, di ba yung harap, inaayos natin. Yung current City Hall, hindi na natin masyado kasi nga, hindi na siya structurally sound. Pero hingi po akong tulong ninyo. Hingi ako ng input ninyo. At yung mga nababanggit ko po, mga halimbawa lang po yan. Gusto po natin para sa lahat po, lahat ng ginagawa natin, dapat pag may bagong building, ay inclusive na po tayo, maayos pati yung mga, halimbawa lang, yung rampa, maayos, di ba yung mga ganyang bagay na minsan akala ng iba maliit, pero pag pinagsama-sama natin, malaking bagay po kasi yun. Pero magagawa po namin yun sa bilang mga inyong, bilang inyong lokal na pamahalaan, kung magbibigay po kayo ng input, magbibigay kayo ng suggestion, at yan na po yung ginagawa natin, pati sa budget natin, kasama po kayo, pati yung budgeting process natin, di ba, kasama ng City Council natin, yan, si Councilor Kiko, talagang sinasabi natin, pag anong sektor, dapat hindi mayor nagsasabi kung ano yung mga programa. Dapat kayo yung nagsasabi sa amin kung ano yung mga programa natin. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat. Talagang ang dami na nating nagawa itong taon. Sa tulong po ninyo, nagiging mas madali din ang trabaho ko. Sa totoo lang po. At ganun din po, pasalamatan ko rin po ang ating Vice Mayor, ang ating City Council. Dahil mas naging madali din po ang trabaho ko nung pumasok po sila. Totoo po yan. Sama-sama po ang puwersa natin, sigurado. Brighter, better, and a future for Pasig City, lalo na ngayong darating 2024. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Merry Christmas! Siyempre, sa lahat ng buo po ng AKAP, Pasig Federation, ako po ay nakikiisa at mumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. No, sana itong konting salo-salo natin ngayong hapon ay magkaroon ng magbigay ng konting kasiyahan po sa ating lahat.
Alam ko itong 2023 ay hindi naging isang madaling taon. No, mayroong mga magagandang nangyari, mayroong hindi masyado maganda. Pero katulad ng palagi ko pong sinasabi, ang maganda ay meron po tayong inaharap na bagong taon. At pag may bagong taon, may pag-asang dinadalang bago din yan. No? So darating na 2024. So bago matapos ang ating taon, itong 2023, sa panahon ng Pasko, Paitilaoy, sana maalala natin ang tunay na diwa at ibig sabihin ng Kapaskuhan. Ang Christmas po, ayan po ay ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Tama ho ba? Ang totoong celebration ay ang birthday ni Jesus Christ. Tama ba? Nakikiisa po ko sa ating federasyon, no? Sa AKAP, no? Na pag-celebrate itong Christmas season natin. Dahil pag nag-celebrate ka ng Christmas, ang ibig po sabihin yan, tayo ay nagmamahalan, di ba? Tayo ay nagbibigay ng respeto sa isa't isa. Tayo ay nagkakalat ng magandang balita, no? Kaya sana itong Paskong ito, huwag po natin kakalimutan ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. At sana yung ating mga pamilya, magkaroon tayo ng panahon para sa ating mahal sa buhay. Magkaroon tayo ng magandang samahan, magandang usapan, at sabay-sabay tayong mangarap para sa mas magandang 2024. Siguro ang pagtutuunan mo natin ng dagdag pansin ay ang programa sa livelihood, no? Para sa ganun magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. At syempre, hindi mauhuli ang ating mga kapatid sa AKAP, Federation. Andito lang po ang aming tanggapan, andito lang po ang inyong kaibigan, si Vice Mayor Dodo Jaworski, para sa anong maitutulong po sa inyo. At itong darating na Pasko, pinagdadasal ko na maging masaya tayong lahat, maging healthy tayong lahat, at maging mas blessing pa ang darating sa 2024. Muli po, Merry Christmas po sa atin lahat. Merry Merry Christmas po sa atin dito sa lungsod ng Pasig. Tayo po dumaan talaga para ipahawatig yung patuloy nating support sa inyong ginagawa para sa ating mga kababayan na may kapansanan dito sa lungsod. No, it's not an easy job. Pero sabi ko nga, kailangan natin pagtrabahuhan, pag-igihan, kasi I always believe naman na dapat hindi charity-based ang tulong natin sa ating mga kababayan na may kapansanan. Kailangan natin sila i-empower, kailangan natin kilalanin yung kanilang individual na mga lakas at hanapan ito ng mga opportunity dito sa lungsod natin. And I know naman, we've achieved so much. Pero of course, there's still a lot of work to be done. Swerte po tayo dahil nandiyan si Mayor Vico na todo suporta sa lahat ng programa ng AKAP. Of course, si Vice na aming leader sa Sanggunian na talaga namang yan talaga yung nagpupush para sa mga reformang kailangan namin. And asahan nyo po, ang buong 11 Sanggunian po na kinabibilangan natin, nandito po para suportahan ang inyong mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan dito sa lungsod. Merry Merry Christmas and a happy, happy New Year in advance. Looking forward to a more fruitful 2024 kasama kayo. Hindi maitago ang tuwa ng samahan na binigyang pahalaga sila ng gobyerno at nakiisa sa kanilang aktibidad. Pasasalamat ang kanilang nais iparating sa mga grupo, individual at city government na nakaalalay sa kanilang sektor. Yes, ma'am. Opo. Opo. Ayun, very thankful kami, no, mula sa AKPWD Pasig Federation. Nandito ang dalawa sa mataas na pinuno ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre, bibihira ang mga oras nila. Talagang very busy itong mga taong ito. Pero, siyempre, papasalamit po kami kay Vice Mayor Dodot Jaworski. Siyempre, of course, ang ating mahal na Mayor Vico Soto na nandito sa amin sa annual Thanksgiving party ng AKAP Pasig Federation. Siyempre, of course, ang ating konsehal mula sa environment, ang ating konsehal Kiko Rustyan ng District 1 na talagang andyan din sa suporta mula sa aming kasama sa District 1 na mga presidente na talagang katuwang din nila na tumutulong para sa kanila at sa aming sektor. Ay, opo, opo, ma'am. Hindi lang ito yung isang patunay. Ito talaga yung gusto nila. Ito talaga po yung pinatunayan ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Vico na noon pa man sinabi niya, wala dapat maiwan sa lungsod ng Pasig na talagang dapat, tulad ng sinabi nga ni Mayor, inklusibo. Dapat
kasali lahat. Siyempre, nagpapasalamat din kami sa aking mga kapwa presidente, sa mga kapwa ko leader ng bawat iba't ibang barangay. Siyempre, ang aming sponsor din, ang isa sa aming tumutulong. Nakatuwang na rin namin na nag-umpisa pa lang din ang aking ni Sol Partiris. Siyempre, andyan po sila kay Ma'am Sol Aragones. Ma'am, salamat po ng marami sa mga tulong ninyo sa amin sa hanay dito sa amin sa Lusot ng Pasig. Pasalamat din kami kay Ma'am Luan Peñano. Ma'am Luan, congratulations. Alam mo na yan, magdarating at darating, maraming blessing darating sa'yo. Sa inyo din, thank you. Thank you po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.